Welcome back to my channel. Ang pag-usapan po natin ngayon for na in number 1 tungkol po ito sa pag kukuha ng tinapay, pag inigosyo ng tinapay. Number 1, malinis na produkto. Number 2, masarap. Number 3, mura. Number 4, may aktibo ang kilos ng mga nagtitinda nito o nagsiservisyo. Ayan. Number 1 po, mura. Unang-una po hanap ng Pilipinong tinapay ay mura. Ang hanap nila ay masarap. Masarap yung tinapay, tapos mura. Ang ibig po sabihin, masarap at mura. Yung pong tinapay natin ay malambot, o kaya ay hindi masyado. Iba't iba po ang kwan natin ngayon eh. Yung taste ng mamimili, gusto medyo matamis, gusto medyo matabang. Kumpormi po yan sa mga panglasa nila. Yan po ay dapat ninyo magawa ng paraan kung paano yung i-manage yung pag-handle ng paggawa ng mga tinapay. Kung mas marami yung medyo matamis, didagdagan ninyo ng production. Kung medyo yung marami ang namimili sa inyo ng medyo matabang, di yun po, mas marami ninyong i-production. Number 2, may kalidad po ang tinapay natin. Siyempre, yung tinapay natin, kung na-production natin yung araw na to, bukas, dapat ubos na. Pag inapto po na isang araw, yung dapat itapo na. Kasi, hinahanap ng kwan customer, paano ba ninyo i-manage yung tinapay ninyo. Huwag po kayo mag-production ng sobrang dami. Kasi isa pang ikalulugi ninyo yan. Kung halimbawa nag-production kayo ng 5, at yun may nabil na ubos, dagdagan yung 2, 3 yung buffer, para hindi kayo malugi sa pag-negosyo na ng tinapay. Number 3, ano ba yung kuha natin sa pagtitinapay? Mura, malinis, may kalidad. Ang ibig sabihin, may kalidad. Kung tinapay halimbawa ay 5 grams, kuha natin po, timbang. Ipatimbang natin sa mga panadero natin kung hindi tayo marunong, kung may-ari hindi marunong magtinapay. Kailangan standard palagi. Halimbawa ay 5 grams, kinabukasan, magiging kuha na yan, 4.5, sasabihin ng customer. Bakit maliit ang inyong tinapay? Siyempre, maghahanap yun ng dating gawa mo kahapon. Ay, dapat, naka-maintenance yung tinapay mo, 5 grams, para ang customer palaging sa inyong bumili, napanapin kayo. Number 4, paano ba ang tawag dito, may aktibo? Kung halimbawa may tindera kayo sa bakery, dapat naka-smile yan. O kaya sabihin na, sir, ano bang hinahanap ninyo? O meron kami bagong tinapay, hindi yung makasikamot lang. Dapat friendly para yung customer bumalik. Kahit ako, kung nakasikamot yung tindera mo, siyempre hindi ka nababalik kinabukasan. Ay, yung kinakailangan natin tindera, ganyan yung mga aktibo. Siyempre kung sobrang tagal mo, may bumibili. Gusto kasi na mamimili, mabilis yung mga tinderang nagbibigay halimbawa ng tinapay. Kung tinapay man yan. Tinapay o ano man. Mas maganda kung may bakery kayo, masamahan ninyo ng mga grocery. Ganyan, mga kape, sari-sari yan. Para yung namimili sa inyo, doon na pupunta sa inyo kasi nandun lahat sa inyo. Yan lang po, sa susunod lang po natin pag-uusap.